guys! I'm cutting my hair today. Medyo nagmamadali na ako kasi it's 3:30 p.m. tapos my schedule is 4:30 p.m. Kakatawag ko lang mga 15 minutes ago lang ako nag-decide. Ewan po, bigla akong tinoy. So, magpapa short hair ako. Last time I had my hair that short is 3 years ago. So, magpapa-short hair na ako lahat. Hindi ko alam kung pagsisisihan ko later, pero malalaman natin. So, ayun, drive lang ako. I'll see you guys later. Guys, I finally found Jingmon Le Salon. I'm gonna get a haircut today. So, ganito ang itsura ng bagong ligo. Sobrang gaan maligo. Magbibihis lang ako and then may pupuntahan tayo. Ayun nga guys, yung ikukwento ko. Parang 2 to 3 weeks ago, nagpa-eyelash extensions ako. Hindi ko na lang sasabihin kung saan, pero hindi kasi maganda yung experience ko with them. Okay naman, pagdating ko doon, ayun, parang nag-proceed agad with the service. So, ayun, parang tinanong lang ako kung anong gusto ko, ganyan. So, sabi ko nga, parang gusto ko yung natural lang. Tapos, parang sabi niya, okay daw, ganyan. Tapos, pinakita niya kung anong kind of hair yung gagamitin. So, ayun, maganda naman. Tapos, sabi ko nga, gusto ko sana yung parang medyo mas prominent. Kaya lang nga, hindi daw po pwede since yung eyelashes ko is maiksi. So, edi, okay lang. So, natural. Ganyan. Tapos, during the procedure, medyo mahapde. Sabi naman nila, normal lang yun. Kasi parang yung fumes nga nung glue. So, medyo strong yung glue yata na ginagamit nila. Tapos, ayun. So, lalagyan nila ng tape tong baba ng eyes mo. Para, hindi ko alam, parang hindi malagyan or whatever. So, anong nangyari? After the procedure, nakapag-mall ako. Siguro mga ilang hours din ako sa mall kasi nagpa-manicure, pedicure pa ako. Tapos, umikot-ikot pa ako ng mall. Tapos, kumain pa ako. So, pag-uwi ko, actually, pa-uwi pa lang ako sa bahay. Na na-notice ko, parang ang bigat ng mata ko. So, parang akala ko, inaantok lang ako kasi maaga ako gumising that day. So, ayun, pagdating ko ng bahay, parang napapansin ko, kumakapal na siya. Yung itong mga lids ko, kumakapal na. Tapos, parang maya-maya, namamaga na siya. Tapos, medyo ma-red yung loob. So, ang ginawa ko, is me-message ko sila agad. Kasi, syempre, tanong ko, medyo nagpapanik na ako kung normal ba yun or whatever. So, nag-message ako sa kanya sa Facebook kasi wala akong personal number nila. Tinanong ko if it's normal. Tapos parang sabi nila, baka nga daw may allergic reaction ako dun sa glue na ginagamit nila. Sabi nila, ma'am, just wash your face with cold water. Which, yun yung ginawa ko. So, I washed my face. Parang sabi nila, observe lang, whatever, whatever, ganyan. As in, sobrang wala silang sense of urgency na parang, alam mo yun, parang normalan lang or whatever. So, ayun, after nun, ang ginawa ko is, in-ice ko, kasi nag-research na ako, syempre, tingin ka na sa internet. So, nilagyan ko siya ng ice para nga malamig, medyo mag-subside. Tapos, meron akong cream din na nilagay. Hindi ito yun. So, ayun, naglagay ako ng hydrocortisone na cream. Kasi parang nabasa ko sa internet na parang
pag may inflammation, lagyan na ganon. So, binabadan ko lang siya. Kasi parang mas gusto kong may gawin kaysa wala. Kasi nga, may trip ako to Siargao. That was before Siargao. So, may trip ako to Siargao. Ayoko nang namamagay yung mata ko. Alam mo yun, parang natatakot ako na, oh my God, vacation ko. Tapos ang tsaka-tsaka ko. So, anyway, ayun nga, nilagyan ko siya para lang, alam mo yun, medyo desperate na ako kasi nga gusto ko siyang mawala kaagad. Tapos, bago ko matulog, sobrang pagana siya. Tapos, nagsistart na din yung kabilang eye ko na mamaga. As edi yun, hiniya ko muna kasi nga, nisip ko baka naman in the morning magsumsayad siya. Tapos uminom din pala ako ng antihistamine para if ever nga na allergic reaction siya, nakainom na ako ng antihistamine. So yun, when I woke up the next morning, medyo nagsubside naman siya, kaya lang yung kabila naman yung nagsistart. Good thing is hindi siya makate, hindi siya masakit. Wala akong pain na naramdaman at all. Kaya lang, ang tsaka nga. At tsaka parang nakaka-worry kasi sobrang magaya yung eye ko. So, ayun, I decided na pumunta na lang sa doctor. Kasi nung message ko sila noong morning, parang yun pa din yung advice nila. Wala naman sila ibang sinabi. So, yun, nag-decide na ako pumunta sa doctor. Tapos, when I got there, sinabi ko dun sa doctor kung ano nga yung pinagawa ko. Sabi ko, nagpa-eyelash extensions ako, tapos ito yung nangyari, ganyan-ganyan. Tapos parang sabi ko, normal ba yun? I mean, may ganito na bang cases na nangyari? Chinek niya muna yung eyes ko. So, dun sa machine, tiningnan niya kung ano ba talagang meron. Tapos nakita niya nga, namumula yung loob ng mata ko. Sabi niya, nalagyan ng glue yung loob ng mata ko. Parang sabi niya, hindi careful enough yung gumawa sa akin na nalagyan ng glue yung loob ng mata ko. So, binigyan niya ako ng medicine for that pangpatak. Sabi niya, careful lang din sa paggamit ng medicine kasi meron siyang steroids. So, ending, ayun naman, natuloy naman ako sa Siargao. Kaya lang, yung pinagpagawaan ko was not apologetic at all. Alam mo yun, parang syempre nandun ako sa parang nagpapanik na ako kasi hindi ko alam kung ano nangyayari first time ko. So parang sana meron silang care kasi wala akong naramdaman at all na parang empathy from them. Hindi nila, alam mo yun, parang wala silang pakialam. So, na nag-message ako, diba? Parang wala man lang sila sense of urgency, wala man lang sila na parang, oh ma'am, I'm so sorry to hear that, this is what you should do. Wala, parang all they said was to wash my face nga with cold water. Alam mo yun, parang hindi man lang sila apologetic na nangyari sa akin yun, na ganun yung naging outcome nung service nila. So, ayun, I posted this on my story sa Instagram. So, madami doon nag-reply, ganyan. Thank you so much para doon sa mga concern. Tapos, meron ako isang friend doon, hindi na natin pangalanan. Nag-reply siya sa story ko. Sabi niya, Ate Ange, I know the owner of blank. Basta yung pinagpagawa ko, parang kilala niya yung part owner, ganyan. So, sabi niya, okay lang ba, i-report ko to, ganyan. Sabi ko, yes please, kasi nga, parang sobrang bad experience ko. Actually, nag-email din ako sa kanila, pero hindi siya nag-reply. So, anyway, ni-report niya nga dun sa friend niya, yung kakadala niya yung may-ari nung salon na yon or eyelash salon na yon. Tapos, wala pa. Siguro after 5 minutes, I already received a call or a text message. Kasi hindi ko nasagot yung call. So, nag-text din sila na they are from ito nga, itong eyelash salon. Tapos, parang they're asking if they can call. Sabi ko, sagutin ko na lang later kasi I was driving that time on my way to the doctor na. Tapos, hinintay ko na muna matapos sa doctor bago ko sagutin yung call nila. Para, alam mo yun, alam ko kung ano nangyayari talaga. Kung sa kanila ba talaga nanggaling yung sa mata ko. So, anyway, ayun nga. Na-realize ko lang from then, saka lang sila nag-apologize. Alam mo yun, parang I needed that call siguro
nung namamaga yung mata ko, nung gabi na parang medyo nagpapanik ka, pero wala. So, parang medyo too late for the call. Tapos, ayun nga, parang naisip ko kung wala akong kakilala, edi wala. Walang nangyari. I mean, walang magiging report, wala silang magiging action doon sa nangyari sa akin. So, hindi ko din kasi alam na pwedeng magkaroon ng allergic reaction from the glue. Kasi nga, first time ko. So, sana dun sa mga first time, tinatanong naman kasi nila sa salon if it's your first time. So, sana kung malaman nila na first time, syempre yung tao, hindi mo naman alam na allergic ka sa glue. Kasi nga, hindi ka pa naman nagpaganon eh. So, sana mag-patch test muna sila bago i-full na gawin. Kasi, syempre, mata yun. Sensitive siya. Mahirap palitan. Actually, baka hindi mapalitan, di ba? Kung ano mangyari sa mata. So, parang, ayun, sinuggest ko na lang na sana the next time na may first time customer sila, mag-patch test muna sila or something like that. Kasi, ang sensitive talaga ng mata. So, ayun lang. Yun, lesson learned. But, today, syempre, bilang matigas yung ulo ko, magta-try na lang ulit tayo magpa-eyelash extension. Pero, hindi na sa kanila. Yung mga nag-reply sa story ko about this horror story, sinasuggest nila na dito na lang ako magpunta sa eyelash salon na to. It's in BF, Paranaque. So, pupunta natin. Sabi nila, mas maganda daw dito. So, ito, try natin. Guys, papunta na tayo sa Ayumi! So guys, I made it. I'm finally here. Buti na lang, meron silang parking. Ito yung list of services nila. Meron din silang mga foot spa, tsaka mga mani bed. So, ito yung Supergirl na 11. Yung napagawa ko before is Supergirl is 10. Sobrang laki ba ng difference? No po mo. Is konti lang naman. Konti lang naman. Pero pag gusto ko na parang medyo mas natural, 10 ganun. Yes, ma'am. 10. Tapos ito yan. Po yung C. Pinagkaiba nila. Mas Supergirl CD kaysa CC. So guys, ito na yung lashes. I'm so happy. Ang pinagawa ko is the classic full diva. Gusto ko siya kasi it looks so natural. So ayan, full review later. Magda-drive muna ako.